Hello guys, andito naman ako guys, magbablog naman, palit din ako ng langis ng sasakyan. Andito ako ngayon guys sa gilid ng bahay. Ito yung mga gamit ko guys, oh. Kung may tools ka lang guys, meron kang gamit, pwede ka nang ikaw nang gumawa sa sasakyan. Pag-aralan mo lang sa Google, meron namang YouTube. Yan. Ito yung gamit ko guys sa ano, yung torque wrench yan. Jack. Ito yung plastic lang to guys, ito yung rampa. Akit sa sakin dyan. Ito yung choke. Ito yung oil filter, ito yung langis. 5W30 yan guys. Ito yung ano, salaan ng ano, langis. Yan, ito yun guys. Umpisa na ako guys ha. Sakit yan, yung sakit guys para dito sa ano, ang tangke ng langis niya. Yan, tatanggalin ko ngayon guys ang ano, itong tornilyo niya para tumulo yung langis, na lumang langis. Itong gagamitin ko guys, 17 mm. Yan na. Yan. Yan. Pakaliwa. Yan. Paluwag kaliwa. Kasi ito naman yung filter niya. And ito yung oil filter. Tatanggalin ko rin guys. Nilagyan ko to ng jack guys, just in case protection ba. Bumaba man siya, mabumigay man yung ano niya, ramp niya. Plastic lang kasi yan guys, pero ginamit ko naman yan sa truck. Yan. Pero ito, dapat may jack ah. Meron pa ako guys na ano, yung axle andun, may cone ko. Pero hindi na kailangan. Pero mas maganda kung mayroon kang jack stand. Inalis yung jack guys, pero huwag ka lang muna sa ilalim. Yan, mainit ang langis eh. Andar kasi yung matagal. Itong jack doon ko ilagay sa kabila guys. Yan, tatanggalin ko guys ha. Tulon yung langis na yan. Lanay lang. Ayun na. Tumulo na. Hindi mo ba nang maitim guys, kasi ilang buwan lang din to. Wala pa nga 500,000 pa eh, pero kailangan ko ng palitan dahil mag ano na siya. Kailangan na palitan dahil mag-winter na kasi. Mas maganda yung sariwang langis. Tapos sa winter, palitan naman langis rin. Yan. Patuloyin ko lang siya. Patuloyin ko lang. Pag na pumatak na yan, okay na yan. Ito yan guys, ang ano,
dito ka maglalagay, magsasali ng langis. May nakalagay naman guys na 5W30. Yan, lagyan ko ng malinis na engine oil para itulak yung lumang oil niya. Unti lang. Yan. Wala naman ako. Matulak mo na yung lumang langis. Pag pumatak na yan, pwede na yan. Yan. Papatakin natin. Yun na kailangan na magdamag. Sa shop kasi guys, ginagamitan ng ano, hangin para itulak yung langis. Yung mahirap niyan, yung mga langis na yung nabubuo na dumidikit na diyan sa loob ng ano niya, yung tanke. Yung mahirap yun ang baka mo yun ang magpapabara. Kaya okay na yan. Basta nakaandar lang yung sasakyan ng mga 5 minutes to 10 minutes. Mainit na yung langis. Yan. Tatulo na yan. Inilagyan ko tong rampa guys. Ano, para makaano ko sa ilalim. Yan. Hindi ko na nga nilagay yung jack guys eh. Pero huwag ka lang doon sa ilalim. Baka bumigay. Pero okay naman siya. Ito naman guys ang pagtanggal ko sa oil filter. Yun lang pag nagamit ko guys, kayang-kaya, napakadali lang mag-change sa oil guys. Ayan. Si glasses mo guys para hindi ka mapuwing. Ito nang gamitin guys. Ito guys, tanggal ko na. Yan. Ganda tong filter niya, mobile. Ayan. Yan, papalitan ko to ng bago guys. Sa iba kasi guys, hindi na to dyan sa atin, nililinis lang to tapos ibalik uli. Pero dito, palitan ng bago, itapon na to. Yan, okay na. Lalagay ko na to guys, itong ano siya, synthetic to siya. Ang langis na to guys ay synthetic, 5W30. Yan. Ilagay ko na guys ha, pero lagyan ko konti langis. Pahiran ko lang ng konti.
sa ko lang konti yan guys kasi yan. Kamayin mo lang siya guys. Ay, basta mahigpit na okay na yun. Kasi pag yung sinubrahan mo, hirapan ka ng pagtanggal. Sunod na mag-chinsawil ka. Ito yan guys sa manual ng Acura RDX. So, 5W30. Ito yan guys, ang engine oil change capacity including filter. So, 4.9 US quart or 4.6 liter. Ngayon ito yung pagpahigpit ng ano bolt 29 feet o 29 pounds. 29 feet. Yan. Ito si guys ay 4.7 liters, 5 quarts. US 5 US quarts. So bawas ka lang ng konti. Pwede na yan. Kakabit ko na guys yung ano, itong bolt. So na yun. Wala na yung bolt. Ah, saan na yung bolt? Ito. May washer na to guys. Yan. Yan. Patak na lang siya. Kabit ko na. Pwede na yan. Hindi na kailangan perfect na tanggal yung langis na sa ilob. Okay na yan. May washer na yan guys. Mas gamitan ko lang siya sa ng 17. Yan. Millimeter, 17 millimeter guys gamit. Yan. Pakanan hipit. Nasit ko siya ng 29 na torque wrench to. Wala akong maliit na torque wrench eh. Mag nagsil yan, bibili ako para sa mga bolt ng mga ano, nag-chinsawin. So ibalik ko naman to siya sa zero ngayon. Huwag hayaan na naka ano siya, lang i-zero mo siya. Yan.
Ini ya guys. Okay na guys, nasa tama lang ang sukat ng langis. Sige guys, salamat sa panonood. Bye bye guys. Huwag niyong kalimutan guys sa subscribe sa ang maliit kong channel ha. Salamat. God bless guys. Bye bye.